Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang bansa. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng simbahan ang kanyang kapanganakan. Birthday po ngayon ng simbahan. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo ang simula ng paglaganap ng at pagpapalaganap ng mga apostol para sa pagsunod kay Kristo. Ang tawag po dito ay Pentecostes. Ang ibig sabihin ng Pentecostes, matapos ang 50 araw. Ngayon pong araw na ito ay saktong 50 araw pagkatapos ng pagkabuhay ng Panginoon. At yun ang pagdiriwang ng Pentecostes, ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Sa ating katesismo, maliwanag na ang Espiritu Santo ay tinanggap natin nung tayo'y binyagan sa pagpapahid ng langis sa ating mga ulo matapos na tayo'y mabuhusan ng tubig, lumukob sa atin ang Espiritu Santo. At sa kumpil, sa sakramento ng kumpil, muli nating tinanggap ang kahustuhan ng kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang mga regalo at mga biyaya sa pagpapatong ng kamay ng obispo habang nilalagay ng langis ang ating noo. Yun ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa kumpil. Ngayon, tinanggap natin ang Espiritu Santo. Inyo po bang nakita na ang Espiritu Santo? Taas mo ang kamay nang nagkita na sa Espiritu Santo. Wala. Wala naman talaga. Hindi natin kailanman makikita ang Espiritu. Pero sabi sa mga kwento sa Biblia, tanda ninyo noong bininyagan si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Kaya nga ang kalapati ay isa sa mga paglalarawan ng Espiritu Santo. Sabi sa unang pagbasa ngayon, kumulog ng malakas, malakas na dagundong at ugong, at miyamayay lumitaw ang mga dilang apoy na lumukob sa mga apostol. Kaya naman ang hangin, ang ugong na malakas, kasama ang apoy ay mga paglalarawan din ng Espiritu Santo. Pero hindi natin nakikita ang Espiritu Santo. Paano tayo makakasiguradong nasa atin ang Espiritu Santo? Hindi naman pala naman Father nakikita. Hindi nga po nararamdaman. Ay paano nato makakasigurado na tayo ay tinanggap natin ang Espiritu Santo? Gusto po ninyong malaman, merong isang katunayan na nasa iyong Espiritu Santo kapag ka ikaw ay namumula na. Kailan ka kayo normally namumula? May isang pagkakataon sa ating buhay na makikita ninyong kulay pula. Ang kulay pula ay sagisag ng buhay, sagisag ng dugo. Tingnan ninyo kapag ka nasusugatan tayo. Masakit. Ibig sabihin, buhay. Nakakaramdam. Kapag ka binalikan ninyo ang pagdiriwang ng mga apostol, kapag sila'y nagpipiesta, kulay pula din. Kapag ka ang mga martir ay ipinagdiriwang, kulay pula din. Dahil ang kulay pula, sagisag ng dugo, sagisag ng buhay. Ang mga martir at mga apostol, nag-alay ng buhay para sa iba. Kapag ka nakapag-aalay ka ng buhay para sa iba, nasa iyo ang Espiritu Santo. Kaya nga, kayong mga nagtitiis habang kasama ninyo sa inyong bahay ang inyong pakialamerang bienan, magpula kayo. Kayong mga nagtsatsaga,
Parang napalakas ng tawa ninyo, parang kasama ninyong bianan, ano? Kayong mga nagtsatsaga sa inyong mga lasinggero at bungangerang asawa, magpula kayo! Kayong mga anak na nagtitiis sa maagang pagbubunganga ng inyong mga ina, magpula kayo! Parang lumalakas ang tawa ninyo, ano? Kayong mga naghihintay sa pagdating ng inyong mga anak dahil madaling araw na'y wala pa at hindi nyo alam kung nasaan, magpula kayo. Sapagkat ang sino mang nakapagtsatsaga at nakapagtitiis sa ngalan ng pag-ibig, siya lamang ang puspos ng Espiritu Santo. Ang pinakaunang halimbawa, yan. Nung si Jesus ay namatay sa krus, siya'y puspos ng Espiritu. Kaya kaya niyang mag-alay ng buhay para sa iba. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Meron sa inyong 30, 50 taon ng magkasama habang buhay. Hindi naman laging masaya. Tiis na tiis ka. Pero bakit lagi mo pa rin kasama? Dahil nagmamahal ka. At ang mga nagmamahal, siyang puspos ng Espiritu Santo. Kayong mga nag-aalaga ng inyong mga may sakit, hindi nyo ganapansin yung mga may sakit. Pagka ang matanda may sakit na, mahirap pakisamahan. Pag hindi mo inalagaan, sasabihin ayaw mo siyang alagaan. Pag lagi mo namang inaalagaan, siya daw iyong pabayaan dahil kaya pa niya. Pag hindi mo pinakain, bakit daw hindi mo siya iniintindi? Pagka pinakakain mo, ayaw daw niya dahil kaya pa niyang kumain ng mag-isa. Eh tingnan ninyo, aalagaan ninyo, nakakapaiyak minsan, hirap na hirap ka na, wala naman nagpapasalamat sa iyo. Ay tamo bukas, aalagaan mo uli. Ang tawag doon, puspos ng pag-ibig. Hindi ka makapagtsatsaga, hindi ka makapag-aalaga, hindi ka makapagtitiis kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. O diga, may mga anak kayo na 13 taon na sa college dahil 4 ng kursong papalit-palit. Hindi makatapos eh. Tapos lagi pang paalis-alis ng bahay. Eh bakit ka patuloy na magtatrabaho para sa kanya? Yun ang puspos ng pag-ibig. Ang inyong kapitbahay, wala nang ginawa kundi i-chismis kayo. O di kayo pinagtsatsagaan mo, hindi mo pinapansin para hindi kayo mag-away, yan lamang mga yan ang puspos ng pag-ibig. Kapag kaya mong ipagpaliban ang ilang mga bagay dahil sa pag-ibig, ibig sabihin, puspos ka ng Espiritu Santo. Kung sino lamang nakapagtsatsaga at nakapag-aalay ng buhay para sa pag-ibig sa iba, sila yung mga puspos ng Espiritu Santo. Kaya nga tanyo ang sabi ng ikalawang pagbasa, hindi nyo ganapapansin ang ating sarili habang binabasa yung kalawang pagbasa, nakakapatungo. Sabi dito ay, wala sa iyo ang Espiritu Santo kapag ka ikaw ay puno ng pagkagalit, pagkapuot, kasakiman, pagkaingit, paglalasing, pagsasaya ng walang katuturan. Kapag ka ganito ang ginagawa mo, aba, ay tanongin ninyo kung anong espiritu ang suma sa inyo. Kapag ka ikay matanda na taray mo pa, tanongin ninyo ang inyong sarili. Kapag ka ikay damot na damot, tanongin ang sarili kung anong espiritu ang suma sa iyo. Dahil kapag kataglay mo daw ang espiritu ng Diyos, ang sabi dito ay puno ka ng pag-ibig. Puno ka ng kagalakan, katsagaan, kapayapaan,
kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kapag nasa iyong Espiritu Santo, walang mangyayaring iba kundi maging mabuti ka. Oo, tama, nagkakamali, bumabagsak, pero hindi nawawala ng pag-asa na babalik lagi sa katapatang dulot ng Espiritu Santo. Yun lamang ang tanging patunay. Upang ang Espiritong ito na hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, ay mapatunayan mong tinataglay mo kapag ka lumalago ka sa pagmamahal. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang tayo nagpapasalamat sa biyaya ng Espiritu Santo, ibulong ninyo kay Kristo mamaya sa banal na komunyon. Sabihin nyo sa Kanya, Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong Espiritu. Ibigay mo sa akin ang Espiritu ng pag-ibig at kabutihan upang sa aking pang-araw-araw na buhay, sa kabila ng maraming pagsubok, kamalian at pagkakasala, mapuspos ako ng iyong Espiritu upang mapamayani ko ang pagmamahal nang sa huli ako ay magkamit ng buhay na walang hanggan.